Hello, hello mga kamamshi! Welcome to my vlog. Today's video, nandito po tayo ngayon sa may Jones Bridge. So nanggaling po ako ng Liwasang Bonifacio at nalampasan ko rin po yung post office. Ayan. So diyan po kami nanggaling ngayon at papunta na po ako dito sa Jones Bridge. Ayan, so muli po nating tignan kung ano ang pagbabago nitong Jones Bridge. Kasi nag-update po ako dito kamakailan lang. At i-update po natin ulit kung ano ang naging pagbabago. Dahil po nung nakaraan dito sa lugar na ito ay napakaraming mga residente o yung mga street dwellers na tinatawag sa lugar na ito. So ayan po yung bridge ng isa pong tulayan na galing po ng Manila City Hall. So papunta na po dito. Ayan, so dito po ay merong mga lugar dito ng ayan, meron ditong mga tinatawag na kalakal. Ayan, so yung mga kalakal po ito, yung mga nandito dito, pati itong karton. So ayan po si Kuya yung nangangalakal. Ayan, so ayan po kasi mga yung mga kalakal na yan nakuha. Tatay, saan nyo po nakuha yung mga yan, yung mga kalakal na yan? Paikot-ikot lang. Ayan. Nakakailang ganyan ka? Isa, ilang kilo? Ilan sako? Tatlong daang piso isang araw. Oo. Tapos itong karton, saan nyo nakukuha yan? Ayan yung mga karton. Ha? Doon din nyo lang nakukuha. Ba't marami kayong aso, kuya? Ha? Ano? Bigay lang sa'yo. Paano yan? Pag nangangalakal ka, iniiwan mo rito yan o daladala mo rin siya? Ayan. Hindi ba napapagod yung mga aso na yan? So, kuya, saan ka nakatira? Dito rin. Sa lansangan lang. Ayan. Sige po, salamat po. So, lakad po tayo. So, ito po yung ayan. Ayan yung North Manila District Engineering Office boundary. Ayan. So, ito na po yung pinaka-paanan ng Jones Bridge. Ayan. So, ka-update ko lang po nito kamakailan lang. So, ito po yung Jones Bridge. Tapos, ayun po yung mga La Madre na matagal lang nakalagay dito. Ayan, tapos ito, meron po ritong leon. Ayan, ito po yung lagi ko pong nakikita itong leon na ganito sa mga Chinese. Lalo na dun sa kanilang mga pinto kasi kumbaga marami silang mga paniniwala na minsan ay hindi natin maintindihan. Ayan, yan lang po ang sabi dyan ay nakalagay donated by Tongtai Trading Enterprises. O, yan, galing po pala ito sa sa Singapore. So, imported pa pala itong leon na ito. Ayan, so ito pa po yung La Madre, bali apat po yan. Doon sa apat na pinaka-poste ng nitong Jones Bridge. So, meron din pong dalawa doon sa kabilang tulay na ganito na La Madre. Pero ayan po, katulad yan po, na talagang ito ay pinaganda ng gobyerno ng Maynila itong lugar na ito, kaya po yan yung mga halaman na yan, maraming mga bulaklak ngayon na nakikita natin dahil po yan sa araw-araw na pangangalaga at pagdidilig ng mga taga PDO, ng mga taga Department of Public Office, Department of Public Office, kaya ayan napapanatili po nila yung kagandahan nitong gitna ng Jones Bridge. Yan. Napakaraming mga halaman kasi hindi po nila pinababayaan yan araw-araw. Tuwing umaga, merong mga nagdidilig dyan sa gitna na yan na minimaintain talaga yung kagandahan. At dito rin po, meron din po mga, ayan yung mga speaker dito sa gitna na yan. Merong speaker dyan na nakalagay. At yan po, dati yan, nung kagagawa-gawa lang nitong Jones Bridge, meron tugtog yan dyan sa
gitna na yan, kaya pagdaan nyo dyan, talagang napakaganda kasi matutuwa kayo, mapapansin ninyo kung saan ba nanggagaling yung tunog o tugtog na maririnig ninyo. Inaayos po yung aming na-install na sound system. Ayan, ninakaw po yung royal cord. Nung ninakaw po yung royal cord, pinalitan po namin ang flat cord. Ngayon po, ninakaw na naman po. Kaya ito po, muli po kami magre-restore, magre-rewire po kami. Jones Bridge po, ha. Jones Bridge, ayan po. Ayan, sa Jones Bridge po kami. Ayan, ito po yung speaker. Ayan po yung speaker. Daiji, ayan. Waterproof po yan. Ayan. Ayan po, naninako po yung mga wire. Kaya magre-rewire po kami. Ito po yung wire na papalit namin. Ayan. Ayan po yung sound system. Okay po, tutuloy na lang po namin mamaya yung ating pag-vlog. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. At ito rin pong pinakagitna na ito. Sa gabi, napakaganda yung karsadang yan. Dahil sa karsadang yan, makikita nyo yung liwanag. Dire-diretso yan hanggang doon. Merong LED light yan na doon sa gitna ng Jones Bridge. So, ang kabila po ito na karsada, merong mga LED light dyan magkabilaan. Ayan, kaya lang po kung mapapansin din ninyo na yan ay wala ng LED light dun sa gitna na yan. Ayun po, yung anong yun, yung uka na yun. Kasi para bang binabakbak yung pinakailaw. Tapos yung makikita nyo dyan yan, speaker. Speaker na lang kasi wala na rin radio, wala nang tugtog dito sa gitna ng Jones Bridge. So ito, sa gabi talagang napakaganda. Napakaganda nitong Jones Bridge na to kasi binuhay ulit yung kagandahan nitong makasaysayang tulay na ito. Dahil ito po sa panahon pa ng mga Chinese, wala pa po yung mga Spaniards dito. Tulay na ito talaga, na talagang daanan. At dito po sa lugar na ito nung araw, tramvya yung dumadaan dito tsaka mga kalesa. Kaya po kaya ito ay makasaysayan talaga dahil tramvya yung nandito dito. Hanggang doon po yan sa hanggang doon yan sa may papunta ng Liwasang Bonifacio, hanggang doon sa may Loton. Hanggang doon po yung tramvya na yan. Na dire-diretso yan hanggang dito sa may Binondo, sa may Ongpin. Ayan. Kaya po talagang makasaysayan itong lugar na ito. Noon po, malamang naman na hindi ganong katibay yung tulay kasi mga light lang naman yung dumadaan. Hindi katulad ngayon na talagang mabibigat na vehicles yung mga nagdadaan. Dati, magagaang lang tramvya o kaya mga kalesa, mga karitela. Yan lang po yung mga dumadaan dito. Hindi katulad ngayon. Pero talagang maganda. Ayan, kaya po kumbaga, itong lugar na ito, binuhay muli ni Yorme. Pinaganda niya ulit ng gobyerno ng Maynila sa pamamagitan po ni Yorme tsaka ni Vice Honey nung araw, nung mga panahon nila. Ayan po, sila yung nagtulong talaga para pagandahin ulit itong Jones Bridge. Kaya lang sa ngayon, ito po yung nangyayari at sana po ma-maintain pa ito na mas mapaganda pa. Although merong mga lugar dito na talagang wala na kinuha o ninakaw, pero sana po ma-maintain. Sana po magawa ng paraan na yung pong tugtog dito maibalik ulit yung tunog dun sa mismong pinakaradyo. Maibalik yung tugtog at magawa ng paraan kung paanong hindi na mananakaw yung mga kuryente, yung mga wire na ninakaw. Sana po magawa na ng paraan na kung paanong hindi na mananakaw. Kasi nakakalungkot din naman talaga na pinagaganda ng gobyerno ng Maynila pero nawawala, ninanakaw nila. Ayan. Ayun, so dito po, medyo marami na yung mga
yung mga LED lights dito na nawala na, na sana eh mapangalagaan o maibalik. Ayan, ito po, wala na nung pinakatuktok na katulad nito. Ayan, nawala na rin yan. So, mga ganito pong bagay, sana katulad nito, oh. Ayan, wala na po yun. Ako, mukhang, eto, eh, baka inuumpisahan na rin. Diba na, tanggalin. Kaya po sana kung ano, eh, ano, ayan, oh. Ayan, kung mapapansin niyo po, tanggal na yung pinakaribit. Diba? Baka po ito iniisa-isa kasi ayan o, may ribit ito, wala na. Ayan, siguro po ito tinatanggalin para nakawin. Ayan o, kasi ito may mga gasgas o. Ayan po, kung mapapansin ninyo. Ayan, kung mapapansin ninyo, may gasgas. Ayan, so ibig sabihin, inuunti-unting bakbakin. Diba? Inuunti-unti kasi may mga gasgas na, oh. Oh. So, yan po. Maring ito'y pinagpaplanuhan. Ayan, may gasgas, oh. Ayan. So, may pinagpaplanuhan po ito siguro nung mga tulongges kung paanong mababakbak yung mga itong mismong ibabaw. Kasi ang ganda nito. Ayan po, oh. Ayan, kung mapapansin ninyo. Ito. Ayan, oh. Medyo nakatikwas na. Diba? Nakatikwas na eh. Parang konti na lang. Ito wala na oh. Ayan. So kung papansinin po natin, unti-unting nawawala yung ano, yung ribet. So pag nawala po ito ng tuluyan, madali na itong mabakbak. Ayan. So dito po, ayun, wala na rin oh. Asa na ba? Ayan. So wala na rin po. Ito na lang ang huli para matanggal na ng lubusan. Ano ba naman yan? Diba? So talagang nakikita po natin, nakakalungkot na parang iniisa-isa. Diba? Oh, ayan o. Parang binabakbak talaga. So yan po yung mga dapat na mabigyan ng pansin ng nagme-maintain nitong nitong Jones Bridge. Sana po talagang mabigyan ng pansin. At sana po yung kuryente, yung mga wire, wag na pong mawala. Ayan. So, ito po, ayan. Tinek po natin yan. Itong pangalawa, ayan po. Wala na yung pinaka-ulo. Ito, ayan. Tingnan pa po natin. Baka nadagdagan yung nawala rito na mga ganito. Ayun, ako, meron na naman. So, pangalawa na po ito. Pangalawang, nung una po ito, isa lang, pero ngayon, pangalawa na. So, ito po, pangalawa na. Sana'y mapagbigyan ng pansin. Ayan. Ayan, sana po mabigyan ng pansin itong mga lugar na ito dahil talagang iniisa-isang bakbakin. So, hanggang dito lang po yung aking update at maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po yung mga hindi pa naka-like at naka-subscribe, sana po huwag yung kalimutang mag-like and subscribe. Thanks for watching and please like and subscribe to my channel. Maraming salamat.